Nakita mo yan? Nako, matagal ko ng pangarap yan. So dumating na nga mga lodi, yung pinakabagong piyasa ni Kuwera na magagamit ko sa pagluluto ko at sa pag-content ko. Galing yan sa Eater's Grill Barbecue Smoker, mga lodi cakes. Kita nyo naman, naka-engrave pa yung pangalan dyan, o Kuya Renan. Sheesh! So binitbit yan ang isang unexpected bisita, mga idol, dito mismo sa lugar ko, dito sa Bicol, mga idol. At magsinabi kong renekta, talagang renekta ni tropa, mga lodi. Gusto ko lang linawin sa inyo, mga lodi, nung binigay sa akin yan yung barbecue at sa smoker na yan, mga lodi, nilinaw sa akin na no obligations attached yan, mga idol. Basta gusto lang talaga nalang ibigay sa akin yan. Sabi sa akin na may-ari, magka-align daw yung mga paniniwala namin sa buhay. At nakita niya, nagluluto daw ako, sa naisip niya, deserve ko daw to. Kaya sabi ko naman, hindi ko naman siya ipopromote, diba? Hindi ko ipopromote to. Papakita ko lang kung gaano baka solid tong bagong pyesa na dumating kay Kuya Renan. Ito na yung pinakamagandang paraan para matesting natin yan. Nako, gamitin na agad natin. Dalawang simpleng putahe ngayon naisip kong gamitin para sa pag-break-in ang bago nating pyesa, mga lodi. Pinakauna, sisig. Pangalawa naman, mga lodi, chicken inasal. Sheesh! Yung barbecue grill muna yung susubukan natin, mga lodi, kasi wala pa akong kahoy para matesting natin yung smoker niya. Pero next time, yung smoker yung tatry natin. At napabili pa nga ako ng sisig plate para lang doon sa pagsisig natin, mga idol. Dahil solid nga equipment natin, dapat solid din yung ating ingredients. Ayan, napabili rin ako ng mascara ng baboy para sa sisig natin. Yun ang pinaka-authentic kasing ginagamit sa sisig, di ba? Bago tayo magkalimutan, hi, ako pala si Kuya Renan, tambay ako. Pero marami yung pangarap. Pangarap ko yung mama naman ginagawa at kung paano gagawin yon. Ako, hindi ko pa rin po talaga alam. Totoo, mga idolo, sobrang hilig ko nga magluto. Makikita nyo naman ata sa mga content kong ginagawa eh. At kahit content creator na rin ako, hindi ko may tatanggi mga idolo. Na mahilig din ako manood ng mga content creator na nagluluto rin ng pagkain. Isang paraan ko yun para makakuha ng mga ideas sa mga susunod kong content. At paraan ko na rin yun para matuto ng ibang putahe na hindi ko pa alam. At isa nga sa mga gustong-gusto kong content is yung barbecue ng mga Amerikano, mga idol. Especially yung mga ginagamitan ng mga heavy duty na barbecue grill tapos sa smoker. At hindi ko lang alam sa inyo ha, pero sobrang natutuwa talaga ako at naglalaway ako every time na nanonood ako ng mga barbecue ng mga Amerikano. Isang rack ng ribs, isang buong hita ng baka, nako, nakakapanlaway. Totoo, sobrang gusto ko na rin siyang subukan gawin. Matagal na, sobrang tagal na. Kasi yun nga lang, wala tayong equipment, mga lodi. Dito sa Pinas, medyo mahirap maganap ng ganon. Kung makakuha ka man, sobrang mahal at hindi nga rin abot ng budget ko. Buti na lang kamo, nag-exist yung mga business katulad itong Eater's Grill Barbecue Smoker. Nagibenta sila ng mga ganito, mga lodi, sa sobrang affordable na presyo. Kung gusto mo ng pambahay lang, pampamilyang gamit, meron. Kung gusto mo ng pambusiness, meron din. Marami rin magkakaibang sizes. Merong maliliit at merong malaki katulad itong binigyan nila sa akin. So tara na, samahan nyo ako. Subukan na natin kung gaano ba talaga kasolid to. Ayaw ko makikita yung kulit ng setting ko, mga idol. Pagabi na rito sa amin, no? Ito nyo naman. Pero ayan, andito ako sa labas, nag-shoot ng video. Sheesh. Ewan ko ba dito sa mga tuta kung bakit gustong gusto ng tumambay rito, pero inahayaan ko na lang. Ayan pa isa. Chems. Alam ko ang mga idolo medyo OA pakinggan, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, sobrang kakaiba pala talaga sa pakiramdam din. Nakikita mo lang dati sa TV, nagagamit mo na at nasa harapan mo na ngayon. Yung nakikita kong ginagamit ng mga foreign food content creator, ayan, meron na rin ako at ginagamit ko na rin sa food content ko. At hindi ko rin may tatanggi sa inyo. Pangarap ko rin lang to dati. Kaya maraming salamat sa Eater's Grill Barbecue Smoker sa pagtupad sa mga pangarap ko. Mayroon pa paliwanag yung nararamdaman ko. Pero yaan nyo na. At kung makikita nyo guys, grabe na siya mag-usok. Bakit? Kasi ayan, tumutulo na ngayong mantika nung iniihaw nating maskara. Grabe. Grabe yung mantika niya. Mga sir, kita nyo naman oh. Ayan oh. Ayan, sa ilalim. At pasintabi na rin pala sa lahat ng taga Pampanga niya na pasensya na po, hindi ko po kayang gawin yung original version niya sa Pampanga ng sisig kasi medyo mahirap maghanap ng raw ingredients, mga lodi. So yung version ng sisig na makikita nyo ngayon, ito lang po yung improvised version. Maraming salamat. So asan na nga ba tayo? Ayun, andun tayo. Nag-iihaw tayo ng maskara, mga lodi. So balit 20 minutes ko lang inihaw yan, mga idol. Hindi na kailangan tagalan, mga idolo. Kasi luto na dati, nilaga ako na yan. So ang target natin sa pag-iihaw, medyo lumutong ng konti yung balat niya. At habang patapos na nga yung pag-iihaw natin dun sa maskara, ayun, nag-prep na rin ako ng mga aromatics natin, mga idol. At dahil gusto ko pakita sa inyo kung gaano nga ba talaga kasolid at convenient tong iwan ko, mga lodi cakes, nag-decide ako na yung buong process ng pagluluto ng sisig, dito ko na rin gagawin. Nako, ramdam ko talaga yung backyard barbecue vibe, mga lodi. Well, not to mention na nakabantay na rin dyan yung buong pamilya ko, mga lodi, kasi luto na yung kanin at itong sisig na lang talaga na ulam ang inaantay nila. Well, medyo nakaka-pressure ng konti kasi yun nga, nakabantay sila sa akin, which is alam ko naman na masarap ako magluto, pero nakaka-enjoy yung bonding namin ng pamilya ko. Yung gantong feeling naramdaman ko pag nag-samgyup kami, yung DIY na samgyup namin. Pero ibang level din yung feeling habang nagluluto at nakapaligid kami lahat dito sa bagong piyesa ko. Sheesh! Ay, nako, Kuya Renan, daldal mo. Gusto mo lang naman talaga i-flex yung bago mong ewan eh. Well, parte na yon. Totoo lang talaga. Gusto ko lang talaga i-flex yung bago ko ewan, mga lodi. Kaya nga nalaki kong sinasabi ko sa inyo, pag yung mga pangarap nyo unti-unti nyo na nakukuha, pag yung isang bagay pangarap mo lang dati, tapos biglang nagkaroon ka na, nako, wag ka may i-flex yan. I-flex mo ng todo. Basta malinis mo nakuha, tapos panaghirapan mo
yung pangarap mo, nako, i-flex mo lang na i-flex. Hayaan mo yung mga inggit, hindi na bago yun sa Pilipinas. Noong unang sinabi nga sa akin na may ara ng Eater's Grill Barbecue and Smoker na, Kuya Renan, deserve mo to. Ayaw ko pa maniwala mga lodi, so to lang, ayaw ko maniwala. Pero ngayong ginagamit ko na, nako, naiisip ko, legit, deserve ko nga talaga to. At ayun na nga, konting daldalan, konting chismisa na tayan. Meron ng sisig ang Kuya Renan. Lahat yan ginawa ko dito lang sa harapan ng ihawan na to mga lodi. So tara, i-taste check na natin yan. Okay. Talaga yan, isang sili. Kumang. Ito ha? Solid sir. Solid. O siya, nakita niyo na kung gaano katindi yung bagong pyesa. By the way, yung chicken and asal, sa part 2 na yan mga lodi, masyado na mahaba yung daldala natin eh. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa lahat ng suporta. Kita kits sa part 2.